naman po ay para doon sa mga babiyahe, no? At magkakaroon po ng napakaraming mga bagahe. Aalamin po natin kung paano nga ba ang tamang pag-label ng ating mga bagahe para hindi po tayo nawawalan o kaya naman nanilito, no? At para bigyan po tayo ng mga tips, no? Para magkaroon po ng pagpapak ng mga bagahe natin ng tama, makakasama po natin ngayon si Mr. Bong Oteiza, ang security consultant natin na magbibigay sa atin ng mga tips. Sir, una-una, eto, marami tayong mga nakikitang bagahe na may mga piniprint out lang eh, di ba? Na mga ganitong pangalan, dinidikit yan. Pero ano ba ang tama? Ngayong kunin, hindi na tayo dapat gumamit ng ganito. Kasi pagka ito lang itetape mo at siksikan yung mga bagahe, madaling mapunit. Tama, oo. At nangyayari, especially kung mga kahon na regular and size, hindi mo na alam ngayon kung alin yung bagahe mo. Kasi natanggal na yan mo. So it's better na mag-tape na lang tayo, mm-hmm. no, ng packaging tape. Ito, matibay okay. Kasi ito, doblehin packaging natin. Tape? Yeah. Diyan mo na susulat yung pangalan mo. Doon na mismo. Exactly. And then, huwag kang maglalagay sa isang side lang. Doblehin mo. Hanggang sa kabilang side. Sa kabila side. Meron. Okay. Para kung mapunit man yan, hindi na, meron ka pa sa kabilang makikita. Okay, all sides, mas maganda. All sides, mas maganda, no? Maski na sa ibabaw. Okay. So, ngayon po, ang tanong siyempre ng ating mga kababayan, pagka ito ay nandyan na sa may tabi, no? Pare-pareho na itsura ng boxes, yes, di ba? So, ano ho ang magiging paraan para mas madali natin ma-distinguish na yun ang ating bagahe? Okay. Kung sa kahon, mas maganda, lagyan natin ng mga ribbon. It's either idikit mo to or itali mo. The same with the bags. Okay. Kasi bakit ribbon? Ito kasi hindi matatanggal to, maski na gano'n pa tindi ang ano. Unless otherwise, gogruntingin mo. Of course, sinadya pero siyempre, sinadya na yun. Pero ito ang mga paraan para hindi naman siyempre yung sa pagdanakaw. More on to identify. Yes, to identify. Kaya nga, you can choose your color. Right. Para maski na from a distance, alam mo na. Alam mo sa iyo, di ba? Hindi ka nahihirapan. Especially mga babiyahe sa bus at saka sa airport o sa mga barko. Nahihirapan sila magganap ng mga bagahe nila. Good idea ito, no? Uh-oh. Or anything na alam nyong para talaga sa inyo, distinct na sa kanila lang. Exactly. Ano? Ribbon. Kaya siguro kahit na anong mga papel na kahit na anong papel na matibay. No? Kasi wag tayong gagamit ng papel lang ng ganito of na ididikit lang. Kasi maliligaw talaga yung ano mo yung bagahe right. mo. Meron pa ba tayong iba pa? Yes, sa maleta po. Sa maleta ganun din. It's easier kung meron tayong ribbon. Tatali natin siya ng mahigpit, uh-huh. no? Ganun din siya. Huwag ribbon na parang sa buhok lang ha. Uh-huh. Dapat itali talaga siya. At dapat matibay. Matibay uh-huh. at saka ganun din the same with the bags. Huwag itatali doon sa area na nasa uh-huh. malapit sa gulong kasi naiipit siya. Ito po, ganito ang pagbibigay ng pangalan, pwede bang ganyan? Eh, pwede to, matibay din to. Mas maganda kasi pagka masking tape, pagka inano mo siya, di ba parang pag dinagay mo siya magkabila, mm-hmm. pagka ginanon mo siya, matibay na matibay na siya. Ayun. Hindi siya at doon na lang ilalagay yung pangalan. Mo. Oo, yeah, any other yan. Thing na gusto niyo pong ibigayin mensahe sa ating mga babiyahe ngayon? Doon sa mga babiyahe ngayon, kung meron sila mga carry-along bag, yung mga backpack, huwag na nila ilagay sa ilalim ng compartment ng buses. Kasi usually may mga report kami natatanggap na halimbawa, babiyahe ka ng Baguio, may bumabang taga Pangasinan, natatanga yung bag. Eh, siyempre, hindi mo na makikita, maliit lang yun eh. Okay lang kung kahon o ganito. So, saan ho dapat ilagay? Dapat, it's overhead. Either sa overhang compartment o sa ilalim o sa katawan mo na lang. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Bong Oteiza, para sa mga tips na yan.